Magandang araw mga bata! Ang pag-aaralan natin ngayon ay ESP o Edukasyon sa Pagpapakatao 2, Quarter 2, Week 5 hanggang 6. Pagawa ng mabuti sa kapwa. Sa nakaraang aralin ay natutuhan mo ang paggamit ng magagalang na pananalita sa kapwa bata at sa mga matatanda. Inaasahan sa araling ito na maibabahagi mo ang gamit, talento o kakayahan o anumang bagay sa iyong kapwa. Inaasahan rin na ikaw ay makagagawa ng mabuti sa kapwa at makapaglahad na mahalaga ang paggawa ng mabuti sa kapwa. Mabuting gawain ba sa kapwa ang ipinapakita ng mga batang nasa larawan? Tama, mabuting gawain. Bawat nilalang ay espesyal. May kani-kaniyang katangian, talento at kakayahan. Maituturing ang mga ito na biyaya mula sa may kapal. Kung gayon, nararapat ba na ito ay iyong pagyamanin at ibahagi sa kapwa? Paano mo ito gagawin? Ang mga kakayahang meron ka ay hindi dapat ipinagdadamot. Magiging kapaki-pakinabang ka sa tuwing na ibabahagi mo ang mga ito sa iyong kapwa nang walang pag-aalinlangan. Kakambal ng mga kakayahang ito na taglay mo ay ang paggamit mo nito sa mabuting bagay. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Banggitin mo sa harap ng iyong mga magulang kung ano ang ipinahihiwatig ng bawat larawan sa ibaba. Lalagyan ng iyong mga magulang ng letrang A ang bawat kahon kung ito ay nailarawan mo ng wasto. At letrang B naman kung kinakailangan mo ng pagwawasto o paggabay. Isusulat ng iyong mga magulang o guardian sa iyong kwaderno ang kanilang marka. Narito ang unang larawan at ikalawang larawan. Ano ang ipinapahiwatig sa larawan? Sa unang larawan ay isang batang umaawit. Sa ikalawang larawan naman, mga batang tumutugtog ng mga instrumento. Kung ito ay iyong nailarawang mabuti, bibigyan ka ng marka ng iyong magulang na letter A. Kung kailangan naman ng pagwawasto at paggabay, ang ilalagay na marka ng iyong magulang ay letter B. Narito naman ang ikatlo at ikaapat na larawan. Ano ang ipinapahiwatig sa larawan? Sa ikatlong larawan, ang batang lalaki ay namimigay ng damit. Sa ikaapat na larawan naman, ang batang babae ay binigyan ng tinapay ang kanyang kaibigan. Kung ito ay iyong nailarawang mabuti, ang marka na ibibigay ng iyong magulang ay letter A. Kung kailangan naman ng pagwawasto at paggabay, ang marka na kanilang ibibigay ay letter B. Ang mga talentong taglay mo tulad ng pag-awit, pagtula, pagpipinta, pagtugtog ng instrumento, pagsasayaw, ay biyayang maituturing. Nararapat na ito ay iyong pagyamanin. Tulad ng pagkakaroon ng isang talento o kakayahan, mahalaga rin na ito ay iyong ibahagi sa iyong kapwa. Ikaw, ano-ano ang iyong mga talento o kakayahan? May mga bagay o pag-aari ka rin ba na maaari mong ibahagi sa iyong kapwa? Paano mo ito isasagawa?
Upang higit mong maunawaan ang leksyon, basahin at unawain mong mabuti ang tula sa susunod na pahina. Ang pamagat ng tula, talento, akda ni G. D. Villoria. Iba't ibang kakayahan, iba't ibang katangian, pag-awit, pagsayaw, pagtulay, pinagyayaman. Ibinabahagi sa kapwa o kahit kanino man, ang mga ito'y taglay ko bilang isang kabataan. Kakayahan kong sumulat, gumuhit o magpinta, hindi ipinagdadamot, ibinabahagi sa kapwa. Ginagamit sa mabuti, nililinang sa tuwina, sapagkat tinuturing ko itong malaking biyaya. Sa aking mga kababata, kalaro at kaeskwela, namamahagi ng laruan, damit kong sobra. Madalas gumawa ng mabuti sa kapwa, dangal ng magulang, kaligayahan ni ama't ina. Nagustuhan niyo ba ang tula, mga bata? Mabuti naman kung ganon. Gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Isulat ang check kung ang pangungusap ay wasto at tumutukoy sa tulang binasa. X naman kung hindi. Sa iyong sagutang papel, kopyahin at sagutan ito. Sa unang bilang, ang pamagat ng tula ay talento. Ito ba ay check o X? Ang tamang sagot, ito ay check. Sa ikalawang bilang, ibinabahagi niya sa kanyang kapwa ang kanyang talento tulad ng pag-awit, pagsayaw at pagtula. Ito ba ay check o X? Ang tamang sagot, ito ay check. Sa ikatlong bilang, ang mga kakayahan niya tulad ng pagsulat, pagguhit at pagpipinta ay ipinagdadamot niya sa iba. Ito ba ay check o X? Ang tamang sagot, ito ay X. Sa ikaapat na bilang, ibinabahagi rin niya ang kanyang mga laruan at sobrang damit. Ito ba ay check o X? Ang tamang sagot, ito ay check. Sa ikalimang bilang, madalas siyang gumawa ng mabuti sa kapwa. Ang tamang sagot, ito ay check. Gawain sa pagkatuto bilang tatlo. Kopyahin ang gawain sa iyong sagutang papel. Lagyan ng check kung gaano mo kadalas ginagawa ang mga gawain na banggit. Para sa gawain ito, i-check mo kung gaano mo ito kadalas gawin. Kung ito ba ay madalas, minsan, o hindi. Ang mga gawain ay, una, binibigyan ko ng laruan at damit ang kaibigan kong mahirap. Pangalawa, sinisikap kong turuang umawit o sumayaw ang aking mga kapatid. Pangatlo, malugod kong tinatanggap ang paanyaya na magbahagi ng talento sa paaralan. Pang-apat, lagi kong ginagamit sa mabuti ang aking mga kakayahan. Pang-lima, sinisikap kong mapagyaman ang aking mga kakayahan upang makatulong sa iba.
gawain sa pagkatuto bilang apat. Hingin ang gabay ng magulang sa pagsagot ng gawain. Babasahin ng magulang mo ang bawat sitwasyon at pakikinggan nila ang iyong tugon. Kung wasto ang sagot mo, lalagyan nila ng letrang A ang kahon at letrang B naman kung nagkaroon ng paggabay sa iyong sagot. Isusulat ng iyong mga magulang o kasama sa bahay sa iyong kwaderno ang kanilang marka. Sa unang bilang, inanyayahan ka ng iyong guro na magtanghal sa iyong mga kaklase dahil alam niyang ikaw ay magaling umawit. Ano ang gagawin mo? Ito ay iyong sasagutin sa harap ng iyong mga magulang. Kung wasto ang iyong sagot, lalagyan nila ng letrang A ang kahon at letrang B naman kung nagkaroon ng paggabay. Ganun din ang gagawin sa mga susunod na bilang. Sa ikalawang bilang, nagpapaturo ang iyong nakababatang kapatid sa paggupit ng mga disenyo dahil marunong ka nito. Ano ang gagawin mo? Sa ikatlong bilang, tambak na ang iyong mga laruan. Nakita mo na gawa lamang sa pirasong kahoy ang sa iyong kalaro. Ano ang gagawin mo? At sa ikaapat na bilang, may kakayahan kang gumuhit ng mga larawan. Nilapitan ka ng iyong kaklase upang magpaturo. Ano ang gagawin mo? Sa ikalimang bilang, naubusan ng tinta ang ballpen ng iyong kamag-aral. Alam mong may isa ka pang sobra sa bag mo. Ano ang gagawin mo? Gawain sa pagkatuto bilang lima. Piliin ang tamang sagot na napapaloob sa panaklong. Isulat ito sa iyong sagutang papel. Sa unang bilang, nakita ka ng iyong kaklase. Siya ay tila nagugutom habang kumakain ka ng burger. Ano ang gagawin mo? Bibigyan o iinggitin? Ang tamang sagot? Bibigyan. Sa ikalawang bilang, may nakita kang magkakapatid na nangangalakal ng bote at dyaryo. Ano ang gagawin mo? Ipamigay ang inyong mga bote at dyaryo o pagtawanan sila? Ang tamang sagot, ipamigay ang inyong mga bote at dyaryo. Sa ikatlong bilang, sinabihan ka ng nanay mo na handugan mo siya ng isang awit sa kaarawan niya. Ano ang gagawin mo? Sumang-ayon o tumanggi? Ang tamang sagot, sumang-ayon. Sa ikaapat na bilang, nakita mong pinagtatawanan ng mga bata ang isa mong kaklase dahil sa punit niyang damit. Ano ang gagawin mo? Sawayin ang mga bata at bigyan ng damit ang kaklase o kutsain rin. Ang tamang sagot, sawayin ang mga bata at bigyan ng damit ang kaklase. Gawain sa pagkatuto bilang anim. Basahin ang mga sumusunod na diyalogo sa ibaba. Isulat sa iyong kwaderno ang tama kung ito ay mabuti at mali naman kung hindi. Sa unang bilang, mga pulube, umalis kayo riyan! Ito ba ay tama
umali. Ang tamang sagot, ito ay mali. Sa ikalawang bilang, halika rito, Ruben. Tuturuan kitang umawit. Ito ba ay tama o mali? Ang tamang sagot, ito ay tama. Sa ikatlong bilang, Ate Telma, maaari po ba nating bigyan ang mga batang kalye ng luma kong mga damit kaysa nakatambak sa aparador? Ito ba ay tama o mali? Ang tamang sagot, ito ay tama. Sa ikaapat na bilang, Ma'am, gusto ko pong sumali sa ating choir. Maaari po ba? Ito ba ay tama o mali? Ang tamang sagot, ito ay tama. Gawain sa pagkatuto bilang pito. Pag-aralan ang sumusunod na mga larawan. Isulat sa iyong sagutang papel ang salitang na ibabahagi kung ang larawan ay nagpapakita ng pagbabahagi ng talento o kakayahan. Ugamit at nagpapakita ng pagtulong o paggawa ng mabuti sa kapwa. Isulat naman ang baguhin kung ito ay nagpapakita ng gawain na dapat baguhin at dapat itama. Narito ang una at ikalawang larawan. Ang sagot para sa unang larawan na ibabahagi. Sa ikalawang larawan naman na ibabahagi. Sa ikatlo at ikaapat na larawan, ang tamang sagot para sa ikatlong larawan na ibabahagi. Sa ikaapat na larawan na ibabahagi. Narito naman ang panglima at panganim na larawan. Ang tamang sagot para sa ikalimang larawan, baguhin. Sa ikaanim na larawan, baguhin. Sa ikapito at ikawalong larawan, ang tamang sagot para sa ikapitong larawan na ibabahagi. Sa ikawalong larawan naman, na ibabahagi. Gawain sa pagkatuto bilang walo. Kopyahin at sagutan ang gawain sa iyong sagutang papel. Hingin ang tulong ng iyong mga magulang o nakatatandang kasapi ng inyong pamilya sa pagsasagawa ng gawain ito. Punan ang word bubble. Isulat ang kahalagahan ng paggawa ng mabuti sa kapwa. Narito ang word bubble. Kahalagahan ng paggawa ng mabuti sa kapwa. Narito naman ang mga halimbawang sagot. Kalulugda ng Diyos. Matuwa ang magulang. Makatulong sa kapwa. Makapagbahagi ng kaalaman. Pagpalain ng Panginoon at igagalang ka ng iyong kapwa. Para sa ating paglalapat, buuin mo ang mahalagang kaisipan sa ibaba. Gawin ito sa iyong kwaderno. Ang mga pagpipili ang sagot, talento, Diyos, kapwa at kapatid. Narito ang talata. Ang pagbabahagi mo ng gamit, talento,
kakayahan o anumang bagay sa iyong kapwa ay isang kaaya-ayang gawain. Mas higit mong mapagyayaman ito kung gagamitin mo sa mabuti. Ang pagbibigay mo ng pagpapahalaga sa mga gawaing mas makabubuti sa iyong kapwa ay higit na kahanga-hanga sa mata ng Diyos sa iyong kapwa, sa mga nakatatanda, at higit lalo sa iyong mga magulang. Hanggang sa muli, mga bata!